Hi guys! Welcome back sa ating channel, The Iwolski World Channel. So for today's vlog guys, gusto kong i-share sa inyo yung mga nabili ko sa SM Save More. Ayan, kasi kahapon galing ako ng Manila City Hall. At ayun, dumaan din tayo sa SM, ayan, SM City. Specifically sa Save More, at namili tayo ng ilang mga gamit natin para hindi tayo labas ng labas, no, ng ating mga kailangan. So gusto ko siyang i-share sa inyo guys para ayun, just in case magkaroon kayo ng idea kung ano ba yung mga dapat niyong bilhin in this time of pandemic. So guys, kung bago ka pa lang sa ating YouTube channel, please don't forget to like, share, comment, subscribe, and pakihit mo na rin yung ating notification bell para every time na meron tayong bagong upload, ikaw yung unang mananotify. So thank you really, really, really so much guys for always supporting my simple and humble channel, and I really hope na nabibigyan ko talaga kayo ng mga informative na videos na kapupulutan nyo ng aral. At every time of course nabibisita kayo sa ating channel, kahit paano is meron kayong nakukuhang bagong idea or anything na pwede sa inyong makatulong. So guys, eto na yung ating mga napamili sa SM Save More. Ito. So isang ano lang naman siya, isang plastic bag lang naman siya. So ilalabas ko na siya. Yung iba na ilabas ko na dito, pero gusto ko pa rin sa inyong ipakita. So ayun guys, so parang unboxing rin ito ng ating mga napamili sa SM Save More. So una, ayan, so nakita ko lang ito doon sa kanilang store, yung seaweed. Ayan, nabuksan ko na siya. At natikman ko na rin. So meron siyang ibang flavor. Ito ay crispy hot chicken seaweed snacks. Yung isa kanina ay crispy seaweed snacks lang with sesame. Ayan. Tapos meron tayong biniling ano, parang paste to, paste, ayan. Pero hindi ko maintindihan kung ano to, basta parang sa tingin ko lang ang sarap. Kaya ayun, kinuha ko na rin siya. So ayan, syempre nakabili rin tayo ng cotton buds for the babies. Ito kasi yung ginagamit ko pag lilinis ko ng tenga ko. Hindi yung malaking cotton buds, kundi yung pang baby lang. Ayan. Tapos, ayun, may nakita rin tayo doon, ito, green olives. Ayan, so yung green olives natin, ang ganda niya, diba? So, inano ko rin siya, binili ko rin siya. Actually, dalawang bote siya na binili ko, ayan. Bukod sa nakitan ako sa botelya niya, parang okay din siya sa aking price niya. By the way guys, sabihin ko na rin pala sa inyo yung presyo, para just in case na maligaw kayo, no? Sa SM Save More, at least meron na kayong idea, di ba? Capri green olives natin na nasa isang maliit na box na botelya. Ito ay 59.50 pesos. Ayan. Tapos ito naman sunod natin na green olives pitted ba yan? Ayan. So parang ibang flavor niya. So ito naman ay 57.50 pesos. Ayan, para magkaroon na rin kayong idea, di ba? Tapos guys, bumili rin tayo ng ito, pasensya biscuit, ayan. Ito ay 36.50, hindi ako nagkakamali, 36.50 guys. Tapos bumili rin ako ng crispy peanuts, kasi mahilig tayo sa mani. Ayan, bumili rin tayo ng crispy peanuts natin. Yung crispy peanuts natin ay 30 pesos. Ito, 30 pesos ito. So bumili rin tayo ng peanut brittle. Actually, nabuksan ko na to guys. Masarap siya. Ayan, yung peanut brittle naman natin guys ay 30 pesos. Ayan, 30 pesos ito. Tapos, syempre, bumili rin tayo ng ating alcohol. Ayan, hygienic alcohol. This one is antibacterial, 500 ml, 99.99%. Syempre, ito yung mas kinakailangan talaga natin lalo sa panahon ngayon. Ito naman, guys, ay 77.75 pesos. Yung seaweeds pala, guys, kanina, na pinakita ko sa inyo, yun ay 64.75 ito. Tapos yung isa naman is 69.75. Yung isang flavor, nakita nyo na yung kanina, diba?
nakita ko na sa inyo. Tapos bumili din tayo ng banana chips. Ayan. So actually guys, ang mga napamili ko is parang mga alam niyo yon, mga kutkutin. Yung banana chips natin guys, 41.75. Tapos bumili din ako ng tiyaya. Ayan, syempre ang isa sa aking mga paboritong kanin. Kanin ba? Isa sa aking mga paboritong pagkain mula sa, actually Negros, alam ko Negros ito. Ito ay, ang tiyaya natin ay 66.50 pesos. Actually, dalawa yung binili ko. Ito ay yung isa, yung tiyaya original flavor, which is hindi siya masyadong matamis. Tapos yung tiyaya ubi flavor, ito yung medyo matamis. Kaya kung medyo ano kayo sa sweet, ayan, meron ko naman kayong dalawang flavor na pwedeng pagpilian. Pasensya na guys, medyo maingay ata yung ating background kasi yung kapitbahay natin, may mga pinapagawa na naman ata sa kanyang bungalow na bahay. Tapos guys, ito, bumili rin tayo ng vermicelli. Vermicelli, Korean style starch noodles. Kasi alam naman yun, di ba, mahilig tayo sa noodles. Kaya nakapamili din tayo nito. Ito guys is 142.50 pesos. Ayan, yung ating noodles. Ano pa ba? Okay. Tapos syempre guys, yung ating sugar. Ayan, bumili tayo ng 1 kilo of sugar. Brown sugar actually. Actually kapag bumibili guys ako ng ano, ng asukal, ito yung madalas kong ano, bilhin, yung brown sugar. 47 pesos ito guys sa SM Save More. Ang maganda dito kasi kapag brown sugar guys, wala siyang masyadong chemical ba? Kasi 'di ba, yung white sugar usually, syempre para maging white talaga siya, ginagamitan siya. Ewan ko kung anong chemical, pero para pumuti siya, 'di ba? Pero ito talaga parang raw, parang ganun. So ito yung nagugustuhan ko sa brown sugar. Bukod sa syempre super tamis niya na, konti lang na ilagay mo sa kape mo, okay na, solve ka na, 'di ba? Ayun. Tapos actually bumili din ako ng peanut brittle, which is nilagay ko na siya dito. Yung peanut brittle natin is magkano ba ang peanut brittle natin? 43.50 pesos. So, hulaan nyo kung magkano yung napamili natin doon. So, yan lang. Yan lang yan ha. Yan lang lahat. Ayan. Ganyan lang siya kadami. Pero alam nyo ba kung magkano yan? To give you lang an idea. So, messy yung ating vlog ngayon. Ba yan? Alam nyo ba kung magkano inabot ako dyan sa pamili ko nito mga groceries na to? So, inabot lang naman tayo guys ng 1,034 pesos. Ayan, wala nakikita nyo dyan, medyo malabo ata. Pero 1,034 pesos. So, ilang items lang halos itong manapamili natin. Pero syempre, alam niyo naman dahil syempre, medyo mataas ang mga bilihin, di ba? Especially this time of pandemic. Kaya, hindi mo talaga maiwasan na, ayun, bumili ng mga kailangan mo na syempre, mas makakamura ka, mas makakatipid ka. Pero ako kasi guys, kapag ako kasi namimili, as much as possible, iniiwasan ko yung makakapagpataba. Alam niyo yun? Yung makakapagpadagdag ng aking bigats. Halimbawa, yung carbohydrates, mga ganon. Pero actually, hindi ko na talaga napigilan bumili nitong Korean noodles. Korean style noodles. Kasi, ayun nga, ito talaga yung paborito ko talaga sa lahat ng pagkain, yung noodles. Kaya, ayun, so nakabili din ako guys. Gusto ko sana ipakita, actually guys, ang kabuuan nito talaga is, ang binayaran ko is 1,000, no, ang babayaran ko dapat is 1,034 pesos. Pero dahil karirin ko lang kahapon ng aking PWD ID card, at tapos binigyan ako ng bagong booklet, so kaya naka-discount ako sa lahat ng mga pinamili ko dito ng 14.40 pesos. So, kaya suma total, ang binayaran ko lang kahapon is nasa 1,017.88 pesos. So, naka-discount ako ng 14.40 as I use my PWD ID card. So, yun naman guys, pagdating doon naman sa pag-renew ko ng PWD ID card ko, isi-share ko din siya sa inyo sa mga susunod kong vlog para magkaroon na din kayo ng idea kung paano ba mag-renew ng PWD ID. Kung meron kayong mga kakilala o di kaya kamag-anak ninyo na ayun, na magre-renew din sila ng kanilang PWD at magkaroon sila ng idea. So, ano yung question sa SM City, sa Save More, especially dito sa Metro Manila? So, actually guys,
parang normal na rin siya. So, ang mga tao doon ay kinapapasok na talaga sila. So, syempre, kinakailangan as protocol, no, needed. So, kinakailangan talaga, papapasukin ka, dapat meron kang face shield at saka face mask. So, kapag pasok mo pa lang ng mall, meron silang thermal scanner at the same time, yung, syempre, chine-check ka nila. Tapos, may alcohol available din doon. So, itadamin mo lang yung kamay mo doon. So, automatic naman lalabas yung alcohol. Pero kahapon, guys, syempre, as the MECQ is still implemented here in Metro Manila, especially here in Manila, so kaya yung mga establishment doon is wala pa talagang for dine-in. So hindi pa siya ina-allow talaga for dine-in. So kaya karamihan ng mga establishment doon is for take-out lang sila. Pero lahat naman ng establishment, especially mga kainan, maliban sa food court pala, may mga ilan-ilan lang doon na bukas. Pero like Jollibee, McDo, Shakey's, no, ano ba, Chowking, open naman sila pero for takeout sila. So kaya yung ibang tao, ginagawa nila, kahapon napansin ko, bumili sila ng pagkain nila sa doon sa mga establishment na sinabi ko, sa mga fast food na sinabi ko, tapos doon nila kinakain sa kung saang gilid man doon sa mall. So talagang discarding Pinoy, no, madiscarding talaga. So yun, guys, so actually I'm not sure because now is September 16. So alam ko ngayon i-implement yung tinatawag na granular lockdown. So parang 30% ia-allow na ang mag-aallow na mga establishment na may mga mag-dine-in sa kanilang mga kainan, no. So I'm not really sure about that, pero parang yun yung narinig ko sa balita. So at least kahit paano, di ba, 30% meron nang ia-allow na kumain sa mga ano natin, fast food chains. Ayan. Tapos ayun, so ano pa ba? So yun lang, guys. Ang kahapon is talagang parang normal days lang. Alam niyo yun, aside from talagang ang kaiba lang talaga doon is yung face mask at saka face shield na makikita mo sa mga tao sa City Hall nung pumunta ako doon, tapos at the same time sa SM City, ano. So yun yung mga napansin natin doon. Ganun talaga, kinakailangan nating ipagpatuloy ang ating buhay. Tapos syempre, kinakailangan din natin talagang ingatan ang ating mga sarili. So yun lang, guys, yung gusto kong i-share sa inyo para at least magkaroon kayo ng idea. Ayan. At the same time, thank you so much for always tuning in sa mga upload videos natin. Salamat, guys! So ayan na, guys, yung ating mga napamili. Ayan. So, kalain nyo, yan lang, ito lang. Pero inabot na siya na 1,000. Pero anyway, thank you so much, Lord, for the opportunity to vote all these things. Salamat po. Stay safe, guys. Bye-bye.